morning. Kami nga pala yung Ati Penreyes Farm doon sa Facebook. Ang ginagawa ko ngayon ay yung sikreto namin kung ano nga. Pati marami nagtatanong kung anong pataba daw namin sa aming Dragon Fruit Farm. Bakit maraming mamunga? Kasi ang bunga niya isang poste nasa siguro 4 to 50 piraso sa isang poste. So ano nga bang pataba namin? So ito lang po, simple lang po yung sikreto namin. Animal manure. Ito po ay baka, tahi ng baka. Tapos dudurugin lang po, so ipunin nyo to. Dapat yung dry to, drying. Dudurugin, tapos ihahalo sa compost. So lahat ng basura, mga sinunog na basura. So isang ginagawa namin is itong ipa. Yung ipa na yan, galing naman yan sa aming kwan. Sa kulungan ng kambing. So yung kulungan ng kambing kasi namin may bedding sila para hindi mabaho yung tahi ng kambing. So yan. So pag nabulok, pwede nang ihalo dito. Mas maganda, gawin yung i-carbonize nyo. So yung tinatawag na carbonized rice hull. Gagawa ko ng video kung paano gumawa ng carbonized rice hull sa susunod. So, pero ngayon pwede na yan kasi matagal na rin yan ihalo dito. Ito naman yung kwan. Pinagulingan namin. So dito gumagawa kami ng uling. Gawa rin ako ng video soon pag gagawa kayo ulit ng uling. So ipaghahalo natin yung itong ipa, itong manure, tsaka yung pinag-ulingan mamaya. Tapos yan, yan ang magiging fertilizer namin, dragon fruit. Hindi kami gumagamit ng any commercial. Dagdag gastos lang yun. So organic lang tayo. So kung sa potassium naman ang usapan, kuwan lang, balat ng saging. So gawa rin ako ng video kapag nagawa ko ng potassium. Pampalaki at pampatamis ng bunga ng dragon fruit. Halon natin itong pinagkulingan namin sa itong animal manure sa kayong ipa. Anong halo lang? Diba? Hindi lang. Oops! Ang kamusit. Ang kailangan madurong para maganda. Halo lang. Oh, ano naman. Ayan, duruhin nyo lang ha. Sa mga baguhan, pwedeng kuha sa mga baguhan sa Dragon Fruit. Pwedeng magpatayo kayo ng poste nyo, tapos bago nyo ilagay yung Dragon Fruit cutting ninyo, ilagay nyo muna to. Kahit isang sakong ganito. Tapos ipatong nyo yung Dragon Fruit nyo. Tubig yan. Mayo to October, may harvest kayo. Kasi ito, sakto, maridig kong poste ng, kumari, ilagay nyo yung taon. Ayan, November, December. Delay compost yan, Mayo to December. Ay, October kayo tuloy-tuloy ang harvest niyo yung dragon fruit. Yan, simple lang, mga tip namin. Kung mapapansin ninyo, ang liit ng box ng, ito yung unang box kasi namin, tagal na to, 2018. So, gumawa kami ng panibagong box para sa dragon fruit namin. Kasi, ang dragon fruit pala, dito yung namin natutunan eh. Palabas ang maugat. Kung magagagawin yung ugat niya, tingin nyo, kakawawa. So, next send namin itong box namin. So, tatanggalin natin ito at magdadagdag tayo ng lupa. Yung lupa na ginawa natin kanina, yung pinaghalong ipa. Yung animal manure, tsaka yung kwan. Yan, natanggal na yung lumang box niya. So, ganda na ito ngayon. Dadagdagan natin ang sand.
pantay para mas ganda.